Yan nga, alam mo, yan nga sinasabi. Yung ating mga kababayan, dahil salat sila sa edukasyon, yung mga butante natin, eh madali silang tawag doon, madali lang silang mahikayat sa mga ganyang palamuti. Yung pagbibigay ng mga pagkain, damit, yung mga abuloy sa kanila, pati na yung mga entertainment, eh, sa mga salat sa edukasyon, okay na okay sa kanila yun. Kaya nga ba, hindi ba, palagi kong sinasabi, talagang problema ng bansang ito ay hindi masusolusyonan kahit na sinong mapupresidente presidente dyan. Hanggat hindi mo pinag-aaral ang lahat ng mamamayan ng bansang ito na makatapos ng hanggang sa kolehiyo. Alam mo, ayan yung mga tipong politiko na isinusuka na ng taong bayan. Naliligaw na tayo ng landas. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang natin kinakailangan ng presidente sa issue ng China, bagamat yan po ang pinaka-urgent, no? Pinaka-importante na dapat bigyan ng atensyon ng presidente, eh yung iba pang problema natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, sa kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, kinakailangan din natin ng presidente. Dahil hanggang ngayon po, eh wala pong leadership na nakikita tayo para bigyan ng solusyon itong mga problema. Sa katunayan po, kailan lang, no? Sabi ng Moody's, yung rating agency, ang Pilipinas po ngayon ang number one na underperforming economy. We have a crisis of leadership. Ang daming problema, walang tumutugon. At kung ano-anong inaato, di po tayo military grouping. Ang ating intention lang, eh talagang paunlarin ang mga ekonomiya. At alam naman natin na ang pangangalakal ay isang instrumento para ang subigla ang mga ekonomiya. So tama pong sinabi ni Mahathir, number one, number two economy in the world, ang gusto natin, kalakalan. Hindi natin gusto ang gera. Kaya nga po, hindi nila maintindihan talaga yung mga karating bansa natin, bakit itong presidente natin, hat na hat na magkaroon ng konfrontasyon sa China. At nagsisimula na, no? Nagsisimula na nararamdaman natin ang mga resulta ng ganitong pagtrato sa China na bilang isang kalaban, nang alahati na yung export natin ng saging, no? Papuntang China, naunahan na tayo ng Vietnam na pinakamalaking nagsusupply ng saging para sa China. Ang dati komunista rebel-infested na Pakibato District sa Davao City ay nagdiwang ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay namahagi po ng 2,600 sacks of rice sa mga residente nito. Ang bawat indigent family ay nakatanggap ng 5 kilo ng bigas at iba pang mga basic goods mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ulan ng pagpapala ay tinanggap ng mga kababayan nating Dabueño at sila ay masaya na muling masilayan ang dating Pangulo ng bansa na aktibo pa rin tumutulong sa mga nangangailangan. Ayan, attorney. Eh, alam mo naman yan si Presidente Duterte, whether yan holding a public office or in his private capacity, talagang naturalesa sa kanya ang maging matulungin sa ating mga kababayan. Oo, kapuri-puri yung ginagawa ng dating Pangulo Attorney, lalo na yung pinamimigay niya, eh walang mukha niya at walang pangalan niya. Meron ba? May nakita ka ba na nakapangalan sa kanya yung mga ibinibigay niyang bigas? Eh ayaw niya nga yun, kahit kung presidente pa siya, nagagalit nga siya pag ilagay mo lang yung larawan niya sa mga opisino, ayaw niya. Ayaw niya nakikita mo. Alam mo yung pagtulong, pareho-pareho ugali niya ni, ano, ni Pastor Apollo Quiboloy na matulungin talaga sa kapwa. Nang walang mga anunsyo, basta tumutulong lang. Eh ano naman ang masasabi mo dito sa picture na ito na ipapakita natin? Tungkol pa rin ito sa mga bigas na ipinamamahagi. Kita mo ba, attorney? Oh, ano nakalagay? Romualdez. Oh, eh syempre ano ba sasabi mo? Aba, eh, ano pa? Di alam mo, eh ayan yung mga tipong politiko na isinusuka na ng taong bayan. Kahit anong ilagay nilang pangalan diyan, alam nila na yung perang 'yan pinabili diyan. Unang-una, kung yan ay galing sa gobyerno, eh, ibig sabihin, galing din sa kanila yan na ibinabalik sa kanila.
Kung yan naman ay nakaw, eh ganun din, ninakaw sa gobyerno, eh galing din sa kanila yung pera ninakaw, kaya ibinabalik din sa kanila. Pero itong paglalagay ng mga pangalan, may paglabag ba? Nakasaad ba yan sa batas na dapat ilagay mo pangalan mo? O ano ba? Eh, wala namang nakalagay. Kaya dapat yung mga kongresista at mga senador, wala kayo ng batas. Dapat wala na kahit na ano, kahit ki-eleksyon, ki-hindi-eleksyon, huwag na maglagay. Lalong-lalo na kung galing sa gobyerno. Ngayon, kung galing sa sarili mo, at gusto mong ipaalam na galing sa'yo, privado, eh siguro wala namang masama doon. Bukod nga sa bigas attorney, aba may mga pakonsyerto pa, ang ilan nga sa mga kongresista, mga opisyal ng gobyerno. Ano naman ang masasabi mo? Mga komento yan dito sa ating YouTube channel. Yan nga, alam mo, yan nga sinasabi. Yung ating mga kababayan, dahil salat sila sa edukasyon, yung mga butante natin, eh madali silang madali lang silang mahikayat sa mga ganyang palamuti. Yung pagbibigay ng mga pagkain, damit, yung mga abuloy sa kanila, pati na yung mga entertainment, sa mga salat sa edukasyon, okay na okay sa kanila yun. Kaya nga ba hindi ba palagi kong sinasabi, talagang problema ng bansang ito ay hindi masusolusyonan kahit na sinong mapupresidente presidente dyan. Hanggat hindi mo pinag-aaral ang lahat ng mamamayan ng bansang ito na makatapos ng hanggang sa kolehiyo. Ang problema yan, John Attorney, eh, hindi nasusolusyonan yung problema, baga band-aid lamang itong ipinapakita ng gobyerno, Attorney. Yan, ginagawa nila yan kasi nga, eh makakatulong sa kanilang agenda yan for their political purposes, political agenda. Kasi nga, alam nila, ang kalakaran dito sa ating bansa ay ganyan. Ang mga taong salat sa edukasyon, eh papanatilihin niya. Kaya hanggang ngayon nga, hindi nila ginagawa ng paraan yan. Pwede naman natin na lahat pag-arali natin ang gastos ng gobyerno. Pero hindi nila gagawin yan. Sapagkat advantageous sa kanila, bintahe sa kanila yan, na manatiling mangmang ang mga Pilipino para palagi sila ang nakalukluk sa kapangyarihan. Ang kapansin-pansin lang dito, Attorney, yung higit na pangangailangan ng taong bayan, lalo na sa panahon ngayon ng kahirapan at krisis, ay hindi malinaw yung magiging pulisiya. Parang na pagtutuunan ng pansin itong mga ganitong issue na kung iisipin ay hindi naman involved talaga no ang buong sambayan ng Pilipinas, pero inexertan talaga ng sandamakmak na effort. Ano nga po eh, parang naliligaw na tayo ng landas. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang natin kinakailangan ng presidente sa issue ng China, bagamat yan po ang pinaka-urgent, no? Pinaka-importante na dapat bigyan ng atensyon ng presidente. Eh yung iba pang problema natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, sa kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, kinakailangan din natin ng presidente. Dahil hanggang ngayon po, eh wala pong leadership na nakikita tayo para bigyan ng solusyon itong mga problema. Sa katunayan po, kailan lang, no? Sabi ng Moody's, yung rating agency, ang Pilipinas po ngayon ang number one na underperforming economy. Samantalang sa panahon, ayan, pasensya na kayo, kinukumpara ko sa dating administrasyon, panahon ni Presidente Duterte, ang kaparehong Moody's, ang sabi is, the Philippines is the darling economy of Asia. So from the darling economy to the most underperforming economy. So nasan po ang liderato ngayon dyan? Well, hinihimok rin po yung economic team kasi parang walang direksyon ng economic team. Siguro dahil nagkaroon ng crisis na COVID, kaya naging cohesive yung economic team ni Presidente Duterte na lalong-lalo na kung paano makabangon matapos ang COVID na talagang sinara natin ang ekonomiya gaya ng nangyari sa buong daigdig. No? Pero hindi po dahilan yon na walang crisis. May crisis na po ngayon. Kasi we are now the most underperforming economy in Asia. Hindi ba ho crisis na yan? Tayo na po ngayon ang pinakamahinang mag-recover ang turismo. Hindi ba ho crisis na yan? Ang peso na po ngayon ang pinaka worst performing currency.
hindi lang po sa Asia siguro, kundi sa buong daigdig na. Hindi ba ho, krisis na yan? Eh dapat po talaga nasa crisis mode na economic team at gumawa na ng roadmap kung paano tayo makakaahon. At dapat nagsasalita na yung ating NEDA kung ano yung mahabang nagagawin natin para tayo makaahon. Eh wala po eh. Wala pong sense of direction. No? Parang baliwala lang. Parang okay, presidente na ako. Tama na yan. Eh hindi po ganun ang pagiging leader. Mm-hmm. Paano? Ngayon, nasa crisis na tayo pang ekonomiya na kailangan po natin ng mensahe kung paano tayo makakabangon. Attorney, meron namang ginawa ang NEDA, yung binawasan yung taripa ng mga imported na bigas at karne. Well, yan nga po ang nabiging reklamo ng ating mga magsasaka ngayon na pahirap na naman sa kanila yan. Dahil dati na mataas ang taripa, nahihirapan na sila. Dahil din sa smuggling. Eh ngayon, bukod pa sa smuggling, binawasan pa ang taripa. Lalo na talaga silang maghihirap yan, no? At dahil ang ating ekonomiya ay nakaangkulo pa rin sa agrikultura, habang lumalala ang paghihirap ng mga magsasaka natin, lumalala rin ang ating ekonomiya. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang speech sa Westcom, and I quote, "We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino." Ito ba ay achievable sa mga pangyayari ngayon? Wala po tayong nakikitang hakbang para magkaroon tayo ng peaceful at saka ano yung isa pang ginamit yung word? Peaceful and prosperous life. Prosperous life for every Filipino. Wala po tayong bagong initiative sa economic front para tayo nga po ay makabangon. Pinalalapan nila ang kahirapan ng ating mga magsasaka na siya naman po nagpapatubo natin ekonomiya. Sa totoo lang partners, kung wala ang ating OFW, siguro talagang sad-sad na ating ekonomiya. E ngayon may OFW na, ang balor ng piso nawawala pa. Normally kasi dahil nagpapadala ng dolyares sa mga OFW, yan ang dahilan kung bakit nasusustain ang halaga ng piso. Pero ngayon, maski ang dami pa rin nating OFWs at nagpapadala pa rin ng pera, ay hindi na nasusustain yung balor ng peso at bumabagsak na. So ang problema, hindi lang dun sa walang gusto humawak ng peso, wala na rin nagtitiwala sa peso kasi parang no one is in charge in the Philippines. We have a crisis of leadership. Ang daming problema, walang tumutugon. At kung ano-anong inaatupag. Yan po talaga ang problema natin sa bayan natin ngayon. Dagdag pa niya, "We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. No government that truly exists in the service of the people will invite danger or harm to lives and livelihood." Pero, makikita mo dito, pinayagan niya yung EDCA. Dumami ang EDCA sides. Yung pinagsasabihan na mananakop, yung China, wala ngang mga base militar dito. Ang meron lang tayo dito sa ating bansa, attorney, mga Chinatowns. Well, yun nga po eh. Kaya nga marami nagdududa na sa estado ng pag-iisip ng ating presidente. At sabagamat binanggit niya yan, na hindi tayo papayag na pilitin na pumanik, eh matagal na po siyang pumanik. Nung bumalik po siya sa kanauna-unahan niyang biyahe sa New York para sa United Nations, at pagbalik po niya, pumanik na siya sa Amerika. At kaya nga po ang sabi ng Presidente Biden, "Our commitment to the Philippines is ironclad." Dahil pumanik na po siya sa Estados Unidos. Wala na po tayong independent foreign policy. Ang tingin po ng ating mga karating bansa sa ASEAN, tayo po ay sunod-sunuran na sa Amerika. Kaya nga po, yung dating Prime Minister ng Singapore, sabi nila, bakit ba itong Pilipinas tayo magkagera? Eh, sa teritoryo naman nila, magkakaroon ng labanan pag nagkagera. Yung sabi ni Anwar Ibrahim, ang China ay kaibigan namin. Bagamat merong hidwaan na po pwedeng pag-usapan sa panig ng magkapantay na soberenyang bansa. No? Bakit wala tayong ganung posture ngayon? Ang sa atin is, tinitingala natin yung pangako ni Uncle Sam that the ironclad, yung kanilang commitment sa Philippines is ironclad. No? So yan ba ang walang pinanigan? Siyempre po, hindi. Yung diplomasya, attorney, maaari bang ma-connect sa compromise agreement para ma-resolve lang yung mga issue diyan? Kasi nga nababanggit, and way before pa
no, noong nakipag-usap din ang Chinese government sa panahon ni Aquino, no, Corazon Aquino government during that time, nababanggit na rin itong pag-i-insist sa ating karapatan diyan. Pero still the same, sinasabi pa rin ng China government na hindi yan mareresolba. May claim kayo, may claim din kami. And way back nung nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung pumunta siya ng China, kabilang sa isa sa mga ininsist niya talaga, is magbubutas kami dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Anong nabanggit ni President Xi Jinping, malabo yan, di ba? Na parang hindi yan, not in our generation, kumbaga, baka sa future generation, na mga matatalino, baka makapag-isip sila. So kumbaga, ang China consistent dun sa kanilang mga naging pahayag. And wala tayong ibang magagawa kasi nga ayaw din natin pumasok talaga sa gera, ayaw natin magkagulo. And nandyan yung option na pairalin yung bilateral na usapan, diplomasya. At ito ang nababanggit ng Pangulong Bongbong Marcos kahit nung panahon na hindi pa siya presidente, nung panahon ng kampanya ganito rin, pero biglang pihit, attorney. Ibang-iba talaga ang posisyon ng BBM as presidential candidate at BBM as president. Nung siya ay presidential candidate, ang kanyang pangako ipagpapatuloy yung pulisiya ng independent foreign policy, kaibigan ng lahat, at hindi tayo kaaway ng kahit sino man. At ang sabi natin, kinakailangan maresolba ang South China Sea issue sa bilateral, no, na pamamaraan, pag-uusap sa panig ng China at ng Amerika. Ngayon, kabaligtaran na nang nangyari. Multilateral na approach natin, ini-involve natin ang buong daigdig laban sa China, bagamat hindi naman nag-aangkin ang buong daigdig laban sa China. Ang malungkot pa dito, pati mga karatig bansa natin na meron ding pag-aangkin sa South China Sea, hindi naman sa atin pumapanig. At nagsasabi na nananatili silang matalik na kaibigan ng China. So nag-iisa lang tayo na ginagalawang internationalize yung conflict. Samantalang yung ibang karatig bansa natin na nag-aangkin din, nakikipag-usap sa China on a bilateral basis. No? Mm-hmm. So, pwede lang tayo magkaroon ng mga akahaka kung bakit nangyari po. Ang katunayan, meron talagang $371 million na contempt charge ating presidente sa Amerika dahil sa kanyang hindi pagsabi kung nasa ng kanilang nakaw na tagong yaman sa Amerika para bayaran yung mga biktima ng human rights violations. At hindi mo maalis sa isip natin na baka may kinalaman itong tagong nakaw na mayaman sa Amerika dito sa pagbaliktad ni Presidente. Kasi talagang 360 degree ang kanyang pagbabaliktad pagdating sa foreign policy nung siya ay kandidato at ngayon siya ay Presidente. Tingin mo, attorney, needed din na kumonsulta ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapitbahay natin dito sa ASEAN? At tingin mo, ginagawa ba ito or ayaw lang? Kasi mas pinakikinggan yung nasa kabilang panig ng mundo na Estados Unidos kaysa dito sa mga kapitbahay natin na claimants din dyan sa South China Sea. Well, ang akin nga is matuto tayo sa karanasan ng ibang meron din ginagagawang teritoryo sa South China Sea. Ang unang-unang leksyon na matututunan natin is hindi naman din nagbigay ng soberenya at ng sovereign rights sa mga karatig bansa natin, pero nakakinabang pa rin sila sa kayamanan ng China. Vietnam, number one recipient ng capital galing sa China. Malaysia, no? Sandamukal ang mga turistang pumupunta sa Malaysia and yet meron din silang hinwaan. So dapat yung mga best practices na meron ding claim dyan sa South China Sea, matuto tayo sa kanilang mga karanasan. Tapos pwede pa rin isulong ang mga bagay-bagay na magpapataas ng antas ng buhay na ating mga kababayan na hindi naman po sinasakripisyo ang ating titulo. Dahil nangyayari po yan sa mga bansang Vietnam, sa mga bansang Malaysia. Ito sa latest na interview, no, kay Mahathir Mohamad ng Global Times na nabanggit din na na-discuss na natin kanina. Tinanong siya dito ng Global Times, i-quote ko lang sila. Recently, the South China Sea has become less peaceful with the US and Philippines joining forces to escalate tensions. Do you think Philippines is acting against the interest of ASEAN countries? Ang sagot dito ni Mohamad, ang dating Prime Minister ng Malaysia, I believe that
in ASEAN, we settle things by discussion and negotiation. That is the way ASEAN was born. There will always be conflicts between nations, especially with neighbors, but the conflict should be resolved through negotiations, arbitration, or maybe a court of law. That is the best way. Sending warships and making strong statements against each other is not the way to solve international conflicts. I hope that Philippines, China, and the U.S. will avoid confrontation and provocation and be willing to participate in discussions around the table. Well, yan naman po talaga ang ASEAN way. Ang ASEAN way, dahil tayo mga Asyano pa rin, no? Bagamat tayo talaga, tayo mga Amerikano sa Asya. Kasi nga sinakop ang ating pag-iisip bilang pamamaraan na sakupin ng Amerikano ang ating bayan. Isang bagay na hindi nagawa ng Espanya sa mahigit na 300 years na sinakop nila tayo dahil hindi nila tayo nakapagsalita. Hindi nila tayo pinilit na magsalita ng Espanyol. Ayaw natin pasakop ang ating isipan. So ang ginawa ng mga Amerikano, sinakop ang ating isipan sa pamamagitan ng public school. Kaya talagang pag tayo ay nagsumasapi sa mga pagtitipo ng mga taga-Southeast Asia, talagang we sound and think like Americans, no? Anyway, ang punto po talaga naman tayo sa ASEAN, tayo sa Asia, wala pa rin alternatibo sa mapayapang pag-uusap. At lahat ng mga hindi pinagkakasunduan ay talagang rinresolba sa mga mapapayapang mga pamaraan. Kaya nga po hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling itong konsepto na dahil nandiyan ang Mutual Defense Treaty, eh po pwede tayong magyabang na kakayanin natin ang pangatlong pinakamalakas na militar sa daigdig. Eh ang tanong nga po, hindi naman po para mamatay ang mga Amerikano sa mga bato-bato ng Pilipinas na hindi nila kinikilala ang titulo natin sa mga bato-batong ito. Ano bang hindi malinaw doon? Na ang palagi ng sinasabi ng Amerika ay freedom of navigation. So habang wala pong hinaharang na barkong naglalayag sa South China Sea ang mga Chino, hindi po maghihimasok ang mga Amerikano. Yan po ang katotohanan. At hindi naman gagawin ng China dahil ang South China Sea siyang ginagamit din ng mga barko na nagdadala ng langis galing Gitnang Silangan papunta rin ng China. So wala rin sa interes ng China na magkaroon ng threat to commercial navigation dyan sa South China Sea kung magkakaroon ng labanan. So malinaw po yan mga Pilipino. Sa lahat ng pulisiya na gagawin natin pagdating sa agawang teritoryo, huwag na po nating asahan na re-rest back sa atin ng mga Amerikano dahil hindi po talaga sila naniniwala sa ating titulo dyan sa pinag-aagawang mga isla. Panghuli na lang, attorney, bago ka namin bitawan, meron ding tanong ang Global Times dito kay Mahathir Mohamad. And I quote, sabi ng tanong ng Global Times, ASEAN has advocated for not taking sides between China and the U.S. Buti pa itong ASEAN. How important is it for ASEAN to maintain neutrality for itself and the region? Do you think maintaining neutrality is still the consensus among ASEAN countries? Ang sagot ni Mohamad dito, ASEAN cherishes trade as an important contribution toward development. If you have confrontation or sanctions, then you cannot trade. We do not want to be against China or the U.S. We want to be friends. We want to be trading partners with both countries. So we cannot take sides because we cannot lose the Chinese market. Nor can we lose the American market. There are 10 different countries and not all are thinking the same. But generally speaking, ASEAN is all about peace and no war. We are not interested in taking sides. But of course, there is some provocation. It's not necessary at all. We should avoid confrontation between ourselves and between ASEAN and East Asian countries. Also, we do not want to confront the U.S. We do not want to have any conflicts between ASEAN and other countries. The Philippines, of course, has fishing rights in the South China Sea. There is a lot of fish there and both China and the Philippines can go fishing there as long as they do not encroach on each other's national seas. Ang ibig sabihin, dapat neutral pa rin. Kasi ang pangunahing misyon ng ASEAN, itaas ang kabuhayan ng mga nakatira sa ASEAN sa pamamagitan ng kalakalan. Kaya po talagang economic grouping ang ASEAN. Hindi po tayo military grouping. Ang ating intention lang, talagang paunlarin ang mga ekonomiya
At alam naman natin na ang pangangalakal ay isang instrumento para kang subigla ang mga ekonomiya. So tama pong sinabi ni Mahathir. Number one, number two economy in the world, ang gusto natin, kalakalan. Hindi natin gusto ang gera. Kaya nga po, hindi nila maintindihan talaga yung mga karating bansa natin. Bakit itong presidente natin, hat na hat na magkaroon ng komprotasyon sa China. At nagsisimula na, no? Nagsisimula na nararamdaman natin ang mga resulta ng ganitong pagtrato sa China na bilang isang kalaban. Nangalahati na yung export natin ng saging, no? Papuntang China. Naunahan na tayo ng Vietnam na pinakamalaking nagsusupply ng saging para sa China. Napakalaking nawawala sa atin mga magsasaka ng saging. At ewan ko kung nailabas na sa balita, no? Merong malaking shipment ng durian na hindi na pinapasok ng China. So yun nangyari sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino na hindi pinapasok ang saging at ang ating pinya, unti-unti na po nangyayari. Simula lang po yan dahil yan yung mga pinakamalalaki nating ine-export sa China. No? Paano kung bumalik na naman yung paggamit ng mga economic measures para gantihan tayo ng China, no? Di kawawa na naman na ating mga magsasaka. Hindi naman po mga Department of Secretary of National Defense ang mamumulubi kapag hindi nakapasok ang mga saging at durian ng mga magsasaka ng Mindanao, no? Kung hindi, mga mahihirap na magsasaka po ang magdudusa. Attorney, natanong din si Mahathir kung security threat ba sa Malaysia at sa ASEAN ang China. Ang sabi niya, no. China is a very big and powerful country. We cannot fight China, but we can discuss issues and problems with China. Our relationship with China has always been very good. After we established diplomatic relations 50 years ago, our relations have been growing all the time. Today, China is the biggest market for Malaysian products, and Malaysia is China's market in Southeast Asia. Well, ganyan nga po dapat ang ating adikain. At naku po, talagang malayo na aagwat ng progreso ng Malaysia kung ikukumpira sa atin. Kasi nga, inuuna nila yung kapakanan ng kanilang mga kababayan, yung mas maraming pagkain sa pagkainan. Dahil habang mas maraming export ang Malaysia sa China, maraming kita po ang kanilang mga mamamayan. Bakit hindi natin gayahin itong ganitong polisiya? Samantalang mas malapit tayo sa China at mas madali tayo makipagkalakalan sa China. Sabi pa nga attorney ng yung mga avid televiewers ni mula kay Flordelis Clanog, tama po kayo attorney, nasa gobyerno kung paano sila makisama. At bakit nagawa ng sa oras o sa time ni FPRD na walang nasaktan? Bakit ngayon ay naputulan pa ng daliri ang tanong, ano nga ang ginagawa ng administrasyon ngayon? Meron po talagang maling ginagawa. At may panahon pa naman po para yan ay ayusin habang hindi pa talagang nagpuputukan. Sana naman po, pagsamantalahan pa rin natin itong kapayapaan na umiiral dahil wala pong mabuting idudulot ang gera. Full stop.